Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Mitzi the Kuyan. And ngayong araw na naman to ay meron tayong panibagong itatakel. Ito ay about sa kung paano ba mag-hide ng add friend button sa ating Facebook account and paano naman papalabasin yung follow button sa ating Facebook account. So, kung interesado ka sa vlog na to, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Mitzi the Kuyan, and click the tiny button para updated kayo sa mga bago kong vlogs na i-upload, like DIYs and tutorials. And kung ready ka na, please watch this video hanggang matapos. Let's begin! Okay guys, let's start. Huwag niyong kakalimutan, dapat tayo ay palaging may data or nakakonect sa wifi kasi kailangan natin ng connection or data. Yan. So first is punta tayo sa ating Facebook account or Facebook application. I-open lang natin ating Facebook. And then punta tayo dito sa menu natin. Dito sa may tatlong guhit at the right side. Click lang natin to. And then, scroll down. Punta tayo sa settings and privacy. Okay. Then, click natin ang privacy shortcut. Then, wait lang natin siya, guys. Scroll down and punta tayo dito sa see more privacy settings. Click lang natin yung see more privacy settings. And then, hanapin natin ang how people find and contact you who can send you a friend request. Ito ang ating pipiliin dito. Then, click. Then, isiset natin siya, guys, sa friends of friends instead na everyone. Ibig sabihin, guys, pag naset nyo na to sa friends of friends, yung makaka-add friends lang sa inyo is yung friends mo at yung friends ng friend mo. Yan. So, okay na yan siya. Then, ipapakita ko sa inyo sa... Then, eto guys. Then, may papakita ko sa inyo na short na para malaman nyo na pag hindi kita friends, ganito yung makikita mo sa pinaka-search bar nyo. Okay? Then, ganito siya guys. Search natin. Sample yung aking account. And then, ganyan. Walang lilitaw na add friend or follow button. So, paano balagyan natin ng follow button? Next is, maglalagay tayo ng follow button. Okay? Let's yung makikita nyo. Yung add friend natin is napalitan na siya ng message doon. And then, for the follow naman, follow button. Ganito naman yung gagawin natin para lumitaw yung follow button. So guys, balik tayo sa ating menu. Nakita nyo na na message yung nakalagay. So, ang gagawin natin is kung paano naman ma-add ang follow button katabi ng message. Punta lang tayo sa settings. And then, hanapin ulit natin yung public post. And then, who can follow me? Di ba kanina nakaset siya ng public to public? Ibabalik lang natin siya. Ayan. Di, nakaset na siya ng public to public. So, ganito naman yung magiging mukha niya kapag na-follow na natin or nagawa na natin ng follow button. Okay. Papakita ko din ulit sa inyo. Back lang natin. Ganito siya, guys. Search lang natin. And then, yan na yung magiging itsura niya. Message and follow button. Ayan, ganyan yung magiging mukha niya. So, bali guys, ganun yung magiging pinaka itsura niya. Yung button. Message button and follow button. Dati, eto siya, i-compare natin siya yung add friend button
dito sa side, tapos ito naman yung follow button. Ano bang pinagkaiba ng add friend? Kasi once na in-add friend ka nila or nag-request message sila sa'yo, kahit hindi mo pa ina-accept sila, yung mga post mo is makikita nila. Kapag dito naman sa follow button, ifa-follow ka nila, pero yung mga post nila is hindi mo pa makikita. Depende na lang kung i-accept mo sila. Yan yung pagkakaiba ng dalawa. At kung may natutunan kayo sa vlog na to, guys, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the tiny button para updated kayo sa mga bago kong vlogs na i-upload. See you in my next vlog. Thank you for watching. Mwah!